Hi guys, welcome back to another video. So for today's video guys is magmumukbang tayo ng breakfast. So guys, samahan nyo ako. Let's go! Breakfast ko today, meron tayong milk with choco, one slice of, two slice of bread, tapos pinalamanan ko siya ng spicy, tsaka pancit canton with egg. So guys, let's start it! So guys, kain tayo! Ito yung imumukbang natin ngayon. Isa na lang yung naiwan ko, it's Andomi guys. Nakabili din ako sa Asian store. Matin dyan. So ready. And in the morning guys, so kababago lang malis yung amo ko, bread ko guys. Ano na to, breakfast at saka lunch. Yung bread ko napagod siya, pero okay lang. Oh, no. Naririnig mo ba? Bread lang talaga yung breakfast at saka lunch dito guys sa Europe. Hindi ako kumakain ng rice. Dito guys sa Pinas na 3 times a day talaga ako kumakain ng rice. Ito yung basa pa yung ano eh. Oh my God! Wow! Basa! Oh no! Ako ko yung ibig, hindi na dito. Alam niyo ba? Magkwentuhan muna tayo. Hindi na ako masyadong naka-video guys because yung amo ko dito wala silang trabaho. Tapos yung babae kasi ano, buntis, and then masilan yung pagbubuntis niya. Kaya hindi na siya nagtrabaho ngayon. So nandito lang sila sa bahay. So walang oras talaga na mag support sa mga kaibigan sa YouTube. Wala na talagang oras guys kasi sobrang nandito sila palahat. Nandito na sila araw-araw. Ngayon lang sila umalis kasi pumunta ng hospital yung babae. Kasi hindi siya makatulog ng maayos kasi ang sakit ng balakang niya. Saka dito sa Denmark, okay naman na hindi ka uuwi ng Pilipinas. At least may host family ka na nakukuha sa'yo dito. Sa part lang din ng Europe. So, like Norway, Sweden, Netherlands, like that. So, pag matapos mo yung kontrata mo dito sa Denmark, mag-ano ka lang, mag-cross country. Like that. O, diba? And then,
dapat talaga persigido kang maghanap. So, hopefully, yung mga kaibigan ko, nagkahanap na sila. Pakain tayo guys kasi maglilinis ako ng dalawang CR ngayon. Oh, need ko no. ng lakas. Need ko ng energy. Sana ma-approve din ng migration yung papers ko para hindi na ako maghanap ng hindi na ako maghanap ng host family. So, punta na lang ako ng Sweden para kay Stephen. Pero my plan is mag-aaral ako doon ng language nila, tapos mag-aaral ako ng caregiver. Kasi demand yung caregiver doon eh. So sa lahat ng mga friend kong caregiver dyan, I'm salute. Kasi hindi basta-basta talaga yung mag-aalaga ka ng matanda. Nakita nyo ba yung, napanood nyo ba yung yung caregiver na kwento ni Sharon Cuneta, doon ako na-inspired na mag-aral ng caregiver. Pero hindi talaga. So, chance ko na to na mag-aral ng caregiver sa Sweden. Kasi, libre naman ang gobyerno. Wala kang babayaran. Instead of, ang gobyerno pa yung magbibigay ng allowance sa'yo, di ba? Kaya, kahit hindi ko pa alam yung language nila, gagawin ko talaga lahat para makapag-aral. Adjust ka talaga sa pagkain dito. Kultura nila. Kasi diba sa atin is pag may kakain, dapat pag kakain na, diba, tatawagin ka pa na, kain na tayo, or pag may bisita, bayal eh. Mari, kay mga anak ka. Ano, diba? Diri, guys. Wala sila yung anak, guys. Wala sila yung mag-una. Yung mga ruta ninyo. Wala. So, dapat, pabagay lang yun now. No! Kaya wala sila, wala na sa ilaha. Na, ang daon pa ka. Wala. Kaya, abagaig na mong diri guys. Bahala ko akagiagda. Basang lingkod na ka. Diba? Is, secured ka talaga guys sa mga hospital. Kasi wala kang babayaran kahit piso. Kahit mag-change ng kidney, heart. Wala kang talagang babayaran. Except sa Pilipinas, diba? Pag wala kang pera, parang hindi ka papasukin sa hospital. Yan. Dito, wala kang babayaran, guys. Diyan ko, ang tuso na lang yung sakit. Kay, tungod kay walay kwarta, diba? Sobra. Ibahan, guys. Pero, sa Pilipinas, walang tax. Yung tax mo lang, yung mga grocery, yung sa mga mall na yung bayad ng tax. Tayo. Pero dito, guys, alam niyo ba yung tax ko? 700 kroner per month. So, it's worth of 5,000 pesos sa Pilipinas every month na binabayaran ko ng tax. Yan yung binabayaran ko every month, guys. 5,000 every month dito. Pero, malaki din. Pero, at least, parang PhilHealth na rin ba na pag masakit ka dito, anytime, pwede ka nang pupunta ng hospital. Walang lalabas. Hindi talaga sila lalabas. Pero, mga Pilipino lang yung mga matitigas ang kagaya ko ba? Lumalabas sila ba? Sa Pilipinas, guys, sinabihan na nga ni Duterte na walang lalabas, nag-rally pa. Di ba? Sinabihan na nga sa ni Kim Chu na pwede na lumabas.
Guys, thank you for watching and hope you enjoy. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And click the bell na rin para updated kayo sa aking mga video. Thank you so much, guys, and God bless us all!